May mga gusali bang makapaglalaman ng pangarap ng mga bulakin? Magpapatanyag sa kagandahan ng kanyang magigiting na kababaihan? At magpapakilala ng kabayanihan ng ating mga ninunong bulakenyo mula noon hanggang sa kasalukuyan? Sinimulan ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang pisikal na gusali. Pisikal man, subalit kinakatawan nito ang kabuuang pangarap ng isang maunlad na lipunang bulakeng. Ito ay isang hakbang, subalit hindi roon lamang natatapos. Hakbang na kumikilos, hakbang na sumusulong, hakbang na matatag at walang takot. Matatakot? Ang masidhing pag-ibig ay hindi kumikilala ng takot at kabiguan. Yan ang hiyas ng bulakan. Ako ang hiyas ng Bulacan Cultural Center, sentro ng kasaysayan, sining, kultura at turismo, batay sa kapasiyahan bilang 201. Noong 28 ng Mayo, taong 2019. Ako ay mula sa masidhing layunin, noong 1968 ng dating Gobernador Ignacio Nasing Santiago at ng mga makabayang mamamayan at ng mga bumubuo ng lupon ng museo, kultura at turismo ng sangguniang panglalawigan ng Bulacan. Ang pagtatayo ay nakumpleto sa loob ng 2 taon na may 2 palapag na gusali na sapat para magdaos ng malakihan at makabuluhang pagpupulong ng mga mamamayan. Ako ay pinasinayaan ng dating unang ginang, Imelda Marcos, noong 30 ng Agosto, 1971. Bahagi ako ng lupaing may sukat na 22 hektaryo at 1,393 metro kwadrado na Antonio Bautista Bulacan Provincial Capital Compound, lungsod ng Malolos, lalawigan ng Bulacan. Isang matandang pamahalaang panglalawigang lokasyon mula pa sa pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Sinimulan akong dinisenyo ng arkitektong si Dominador Jimenez na ipinagpatuloy at isinakatuparan naman ng arkitektong si Leonidas Manahan mula sa tanggapan ng panlalawigang inhinyero ng Bulacan. Ang estilo ko ay brutalismo, na ang kabuuang anyo ay nahahati sa 3 malakahong patsada. Una, ang 25 pahabang mga bintana na may mga nakalitaw na mga biga, habang ang ibabang materyales na adobe ay ikinabit sa pader na nagpapaangat sa bigat ng animoy na kalutang na kahon sa taas. Ikalawa ay ang malalaki, may uka at kakaibang pormang 9 na halige, na bumubuhat sa malaking masa ng kongkreto at salamin. At ang 3 ay ang malaking patsada at heksagonong disenyo na nakaatras sa pader. Sa aking harapan ay isang eskultura ng inang bayan na buhat sa iba't ibang profesyon na mamamayang nagtutulungan sa pag-unlad ng lalawigan ng Bulacan. Ito ang bantayod ng bayanihan ni Ginoong Rowen Papuri, kasapi ng Baghari Art Group. Ito ay inlipat noong 2013 mula sa General Gregorio del Pilar Park o harapan ng Kapitolyo ng Bulacan. Sa patuloy mong pagbagtas ay mapapansin mo ang isang malaking espasyo para sa info ng turismo, habang sa itaas naman ay ang mga nakabiti na pailaw. Isang pabilog na upuan sa gitna, malaking bakal na spiral na hagdan, at ang aking malaking espasyo para sa mga eksibisyon na pinangalan sa isang pambansang alagad ng sining para sa eskultura na si Guillermo Tolentino, isang bulakeño. Isa akong gusali para sa mga kawanin ng pamahalaang panlalawigan ng Bulacan na ngayon ay kasalukuyang opisina ng panlalawigang tanggapan ng kasaysayan, sining, kultura at turismo.
na nahahati sa tatlong dibisyon, administratibong seksyon at ang opisina ng pinuno ng tanggapan. Tampoko ang Museo ng Hiyas ng Bulacan na may 13 bulwagan na nagpapaunawa sa iyo ng kasaysayan ng Bulacan, ang mga lumang kagamitan ng mga Bulakenyo, ang mga simbahan, ang mga pista na ginaganap sa lalawigan, ang mga bayaning Bulakenyo, ang mga pambansang alagad ng sining na nagmula sa lalawigan ng Bulacan. Bukod dito, meron din akong makabagong kagamitan sa museo. Kagaya ng mapa ng Bulacan, kagamitan na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon tulad ng mga naging punong lalawigan ng Bulacan at mga pagkatanghal na ipinapakita kung ano ang Bulacan sa kasalukuyan at babalik-balikang mga lugar at kaluto mula sa Bulacan. Sa aking unang palapag pa rin ay ang panlalawigang aklata ng Bulacan na may 2 palapag sa loob nitong naglalaman ng mga koleksyong pangbata para sa sanggunian, sirkulasyon, Filipiniana, koleksyon para sa Bulacaniana, Bangko Sentral ng Pilipinas. Matatagpuan din ang lugar para sa impormasyon, mga mesa, silya at iba pang espasyo para sa mga mambabasa at mananaliksik. Sa patuloy mo pa rin pagbabas, ay matatagpuan mo ang aking maluwag na rampa, adobe na kinapit sa panel, may mataas na kesa, at gabay na may hawakang kahoy na maghahatid naman sa iyo sa 2 palapag. Matatagpuan mo rin rito ang aking tanghalan na ipinangalan sa isang pambansang alagad ng sining para sa musika na si Nicanor Abelardo, isang Bulakenyo. Ang pasukan ay may 2 pinto na may mga disenyo, loob na may higit sa 100 mga upuan, may kalakihang entablado, espasyo para sa mga gumagamit at mga kagamitan. Ako ay isang buhay na pamana para sa pagtatampok ng mga paglulunsad, komperensya, pagtatanghal, tula, musika at sayaw. Sumailalim din ako sa kabi-kabilang pagsasaayos dito lamang nakaraang 2018 sa pamumuno ni dating punong lalawigan Wilhelmino C. Alvarado. Sa pagsasaayos sa akin ay naibalik ang mural ng kasaysayan ng Bulacan sa maseta ng pangunahing hagdan patungo sa 2 palapag ng Kapitolyo ng Bulacan. At sa pagdaan ng panahon, nagbago rin ang isang patsada. Nagsara ang 2 palapag na hagdan patungo sa hardin sa Bubon at isang panloob na hardin na noon ay nasa loob mismo ng museo. At sapagkat ang pangarap at simulain sa mabuting pamamalakad ay patuloy na umaagos na tulad na isang bukal, mula sa Hiyas ng Bulacan Cultural Center ay sinunod ang iba pang mga gusaling paglalagyan ng mga pangarap para sa kaunlaran ng Bulacan. Mga hiyas na naglulunining at nakasabog sa buong kalupaan ng tahanan ito ng mga bayani, ang bumubuo na tinatawag na Hiyas ng Bulacan Complex.
Ang lahat ng ito'y nagpatanyag ng katapatan sa hangaring na pag-unlad ng walang takot. Ang muling pagsuong at muling paglutas sa mga suliranin. Ang katangiang magiting, ang kawalan ng takot sa pagharap sa suliranin, ang lalong nagpaningning sa isang hiyas. Ako ang pangarap na mapanglikha at mapangbuo, ang simulain sa buhay, ang pangarap na pag-unlad. Ako ang kaluluwa, ang katangiang nagpakilala, ang dakilang kasaysayang nagpatanyag, at higit sa lahat, ako ang hiyas ng Bulacan Cultural Center na ang hangarin ay ang walang humpay na pagsulong at pag-unlad, hindi lamang sa Bulacan, kundi sa buong bansa. Ngayong Agosto 30, 2021, ako ay magdiriwang ng 50th anibersaryo sa pagkakatatag ko bilang hiyas ng Bulacan Cultural Center sa pamumuno ni Pudong Lalawigan Daniel Fernando sa pamamagitan ng panlalawigang tanggapan ng kasaysayan, sini, kultura at turismo. Ako ang tahanan ng kasaysayan, sini, kultura at turismo ng Bulacan. Ako ang hiyas ng Bulacan Cultural Center.